people, ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naririto na naman po ang inyong lingkod, Pastor Chris, para po magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay matatagpuan natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Ephesians, chapter 1, verses 19 to 20. Basahin po natin Ephesians chapter 1, verses 19 to 20. And what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. So, si Lord ang bahala na mag-bless sa kanyang mga salita at siyang patuloy na kumilos sa bawat puso at sa buhay ng bawat isa sa atin. All this we pray in Jesus' name. Amen. So, nais ko pong ibahagi sa atin sa umagang ito is pinamagatan ko po ito, the cycle of faith. Minsan, ang ating faith ay hindi lamang nag-stop doon kung saan nakilala natin, tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and our Savior. So, hindi lamang po doon nag-i-stop ang faith ng isang tao. Ang isang new believer, once na in-accept niya si Jesus as his Lord and Savior of his life, ay doon na siya nagsisimula na maging hungry, magkaroon siya ng pagkagutom sa spiritual at naghahanap siya ng mga tao na pwedeng mag-feed sa kanya, or di kaya naghahanap siya ng Word of God sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Then, pwedeng siya'y maghanap ng ibang mga tao para masatisfy yung needs ng kanyang spirit. At na kung saan, minsan nagme-message sila sa mga tao, lumalapit sila sa mga tao na alam nila na nakakilala na kay Kristo or kay Jesus Christ. So, naghahanap siya ng relief, ng ayuda, ng pagkaing espiritual sa kanyang buhay. Ngayon, our next step would be, minsan hindi yung nagpatanggap, hindi niya agad-agad nako-consolidate yung mga tao na napatanggap niya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya gagamit ang Panginoon ng mga ibang mga tao mula sa ibang mga church, mula sa ibang mga pananampalataya para ma-feed yung kanyang pangangailangan. And by the way, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Ephesians, ang pinakatema po talaga nito is unity among the body of Christ. Yung pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Yun po ang palaging sinasabi ni Pablo sa mga church na pinupuntahan po niya, na magkaisa tayo, magkakaiba man tayo ng sekta, magkakaiba man tayo ng denominations, pangalan ng church. Ang pinakamahalaga po sa atin ay nagkakaisa tayo as one body, the body of Christ. Yun din po pag tinuloy-tuloy po nating binasa ang Ephesians chapter 1 hanggang chapter 1 verses 15 hanggang verse 23, makikita po natin doon na the Apostle Paul urged them to unite as one body, as the body of Christ. So, ngayon, paano pag may lumapit po sa atin na ibang tao na kakakilala pa lamang kay Kristo or new believer, the next step would be na dapat natin gawin is to pray. Ipag-pray po natin yung tao na iyon. Anong ipag-pray natin sa kanya? Number one, thank God for his or her faith. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na may bago na namang mananampalataya. Kung sa langit nga ang mga anghel ay nagdiriwang kung may mga tao na nagsisisi at nanumbalik sa Panginoon, what more sa atin? Tayo din dapat nating i-celebrate kung may isang tao na kumilala at tumanggap kay Jesus Christ. At ipagpasalamat po natin iyon sa ating Panginoon. Number two, ipag-pray po natin na siya ibigyan ng Panginoon ng Spirit of Wisdom and Revelations. Dahil ang Spirit of Knowledge or Wisdom about Jesus Christ ay yun yung magpapalago sa kanya spiritually. Yun yung magbibigay sa kanya ng malalim na pananampalataya dahil nakikilala niya lalo ang ating Panginoon. And number three, pag-pray natin sa kanya, ang gawin natin para na ipag-pray natin sa kanya is bigyan siya ng Panginoon ng eyes of understanding. No, na understanding of enlightenment or being enlightened. Na sa simula nung tinanggap niya si Jesus Christ ay matatanim na sa kanyang isipan that he
is already an enlightened person. At bibigyan na siya ng Panginoon ng bagong buhay, ng bagong pananampalataya, ng bagong perception, ng bagong pananaw sa buhay simula nung tinanggap niya si Jesus. At doon na magsisimula ang bagong buhay na meron sa kanya. Pangalawang step na gagawin natin pagkatapos natin siyang ipag-pray is gagawin na natin yung feeding program. Sa feeding program, magpapakain tayo sa kanya, magshishare tayo ng Word of God, magshishare tayo sa kanya ng kung ano yung power, yung authority na ibinigay sa kanya ng Panginoon as a believer, as a follower of Jesus Christ, at ipaintindi natin sa kanya lalo yung kapangyarihan na meron sa kanya. Nakatulad din ng kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa kay Jesus Christ. Noong siya ay namatay sa cross, siya ay muling nabuhay. Ganon din yung kapangyarihan, yung authority na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang utos po sa atin ng Panginoon sa verse na ito is pagka meron pong mga bagong mananampalataya na lumalapit sa atin na kinukonvict tayo ni Lord para sharean, lagi po nating tatandaan, wag po natin silang i-scrutinize. Wag po nating i-scrutinize yung kanilang faith o yung church na kanilang pinupuntahan. Marami po kasi sa atin ang parang nagiging mataas na po tayo masyado. Nagiging mayabang tayo. Na nagiging self-righteous tayo. Akala natin yung church lang natin, yung sekta na kinabibilangan natin ang totoo at makatotohanan. But lagi nating tatandaan, new believer pa lamang iyon at na dapat po nating i-share yung greatness of power, authority ng ating Panginoon. At hindi yung huwag nating ipakita yung mga weaknesses, yung mga kakulangan, yung mga shortcomings ng isang church na pinupuntahan nila, dahil hindi po yun ang focus po natin. So tulungan natin siya spiritually at hayaan natin na ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang kikilos, mangungusap sa kanyang buhay para ipakita sa kanya ang katotohanan, ipakita sa kanya ang enlightenment na kailangan ng kanyang Espiritu. Ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin is matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Mababasa natin doon na sinasabi ng Panginoon na ang reward ng isang tao na nagtanim at ang reward ng tao na nagdidilig ay magkapareho lamang. So ang pagtatanim, iba mang tao ang nagtanim, iba mang tao ang nagdilig, at ikaw yon na nagdidilig sa kanya, ay kung magbibigay ang Panginoon ng reward, parehong gantimpala po ang ating tatanggapin mula sa ating Panginoon. So, wag po tayong mag-atubili na hindi naman siya mapupunta sa amin, hindi naman siya mapupunta sa church namin. So, bakit ko siya i-consolidate? So, mali po yun. The reward of the planter and the waterer are the same, sabi nga po doon sa salita ng Panginoon. So, paano po natin ito maia-apply sa ating buhay? Let's continue the cycle of the exceeding greatness of His power to us ward, sabi po doon. So, wag po nating hadlangan yung plano ng Diyos. Wag po nating hadlangan yung paglalago ng isang tao. So every time na binibigyan ka ng Panginoon ng opportunity para mag-share ng Word of God, para magbahagi ng iyong faith sa isang tao, kasama mo man o hindi sa iyong pananampalataya, sa iyong sekta or sa iyong denomination, go for it. Dahil si Lord, siya yung magbibigay ng reward sa iyo. Ipanalangin mo siya, pakainin mo siya ng salita ng Panginoon. So that's all for today, and I pray na palagi po tayong mag-ingat, palagi po tayong manalangin, huwag po tayong mag-diet sa salita ng ating Panginoon, huwag po tayong maging malinis. Keep on reading the Word of God, keep on praising the Lord, keep on worshiping Him, keep your intimacy and your connection to God. Amen. So that's all, and God bless you.